Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Baka hindi ka pa aware, meron tayong special channel for water sign Philippines. Please do check it out. And hopefully mag-subscribe din po kayo doon. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares, guys. Sana mag-iwan kayo ng comment po, kahit po smileys. Heart, any emoticon will do, guys. Okay, so let's start your reading, water sign. Main energy ni water sign, you do have here the lovers, the nine of wands, and the three of pentacles. So nakikita natin medyo nagkakaroon ng challenge sa inyo na itong person ito sa relasyon at sa connection ninyo. Although nag-grow, pero nagkakaroon ng challenges because of the Page of Swords. Maybe hindi na kayo masyado nagkakaroon ng time ng sa isa't isa. Medyo may paglalayo. Yung iba sa inyo, maybe may pagta-travel. So because of this, sinusubok yung relasyon at connection ninyo itong taong ito. But, you know, you're focusing on your work, your money, ganyan. Pero there are times na hindi ka makapag-focus kasi iniisip mo yung relasyon, yung karelasyon or yung kakonect mo. Person na ka-deal mo. Kunin naman natin yung energy niya. Person na kadil mo, water sign. One last shuffle. Thank you, spirit guides, angel guides. Person na kadil ni water sign. We do have the death card. Ten of pentacles. Page of swords. For some of you, this could be reversal energy. So, nakikita natin may ending nga sa inyo na nangyayari nitong person na ito. No? And the Ten of Pentacles, maybe, because of money matters. Okay? So, pwedeng may kinalaman yung pera, yung career, kung bakit nagkakaroon ng ending or disconnection sa inyo nitong person na ito. Seven of Pentacles is here, so nag-grow. Financially, nakikita natin mas nag-grow yung bawat isa sa inyo. Ano. But yun nga, naapektahan ang relasyon, ang connection ninyo. So, ano ang nasa isip mo regarding your person? Wala sa kanya ngayon ang focus mo eh. The temperance is here. So, you're being patient pagdating sa person ito. Six of Pentacles. Pero gusto mo makipagtulungan sa kanya, pero you're more focused on your money. The High Priest is here. So, you're giving time for yourself. Lalo na dito sa mga bagong dumating sa buhay mo, bagong opportunity. Maybe may kinalaman sa career. Kung ano man yung mga giging problema niya sa buhay niya, nandyan ka para tulungan siya. So ano naman na nasa isip niya regarding sa'yo for water sign? This person is, nagkakaroon na siya ng pagdedesisyon actually. This person is currently moving on. Kung hindi pa nag-e-end yung relasyon, yung connection, possible na nagkakaroon na ng mga iniisip itong person ito na hindi nakakaganda para sa relasyon, sa connection ninyo. Na nagiging dahilan kung bakit parang iniisip niya na lang na i-end or tapusin ito with the Four of Swords and the Ten of Swords. Pero yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon na ng problema dito na possible maging dahilan ng separation ninyo. The Nine of Swords is here. And yun na, no? Nakakapag-isip-isip na itong person na ito, no? Emotions mo para sa person mo. Okay, emotion mo para sa person mo. We do have here the Two of Pentacles, the World,
I mean, honestly speaking, you're more on focus sa money. Na ito talaga yung pinaka nakaka-apekto ngayon eh. Medyo may mga bagay kang gustong ma-achieve, mga gustong patunayan, maybe sa ibang tao. And pagdating dito sa person na ito, hindi siya yung priority mo ngayon. And with the world, hindi mo na nare-realize unti-unti na napapalayo ang loob mo sa kanya or ang loob niya sa iyo because of this, no? Masyado ka nag-focus sa career, sa work, sa trabaho na wala ka ng time sa kanya. And malaki ang nagiging epekto nito sa kanya. Okay? And ano naman ang emotion niya para sa iyo? Okay, ang nagiging emotion niya sa'yo with over the star, gusto ka niya. Gusto ka niya. Like, everything about you is perfect with the Queen of Pentacles, stars, Virgo, Capricorn energy. Pero meron kasi siyang needs, kailangan. And maaaring hindi mo ito napoprovide sa kanya. The star is here, so talagang I feel like meron siyang mga pangarap, pero nandun ka rin eh sa pangarap na yun. Kaya lang sa nakikita niya ngayon sa mga actions mo, parang hindi niya nagugustuhan na hindi ka nakikipagtulungan sa kanya or coordinate sa kanya pagdating sa bagay na ito. And unti-unti niya nare-realize ngayon na parang kaya ko naman pala ang sarili ko kahit wala ka. So, ayun. Nakaka-apekto talaga yung pagkakalayo. So, pwedeng nagkakaroon ng distance sa inyo. What will happen in the near future for the both of you? With over the Four of Pentacles. Karma is here. The Magician, Queen of Cups, Six of Cups, and the Ace of Cups. Okay, bottom of the deck, we do have here the High Priestess. Tapos yung mga lumabas pa dito is the King, the Knight of Cups, sorry. Nine of Pentacles, the Ace of Swords is here, Four of Wands, and the Eight of Cups. Okay, in the near future, nakakita tayo dito ng dalawa lang yung pwede maging future nitong connection nito eh. Either magkaroon na mas matibay na relasyon or connection kasi sinusubok na na yung relasyon, yung connection nyo ngayon, no? And or, kung ipagpapatuloy mo yung ganitong ugali, well, the answer is nasa sayo. Nasa sayo kung saan ang magiging future nito. Kasi kung ipagpapatuloy mo tong ganitong kaugalian, then your future possible na itong person na ito is talagang completely mapalayo na sa'yo. Okay? Kanya-kanyang focus na lang kayo. Career, mag-focus siya sa career niya, mag-focus ka sa career mo. So, ganon. Pero kung hindi, kung tatanggalin mo ito, and you would be more focused dito sa iyong Ace of Cups and the Queen of Cups, which is yung talagang emotions mo naman dito sa person, tumal mo siya, and then pwedeng makipagtulungan ka na i-work out itong connection na ito, relasyon na ito, and possible na maging masaya ito para sa inyo, okay? Pwede magtuloy-tuloy ang relasyon at mas maging matibay ito. So, nasa sayo yan. Kasi nakikita natin na medyo mataas ang ego ngayon, na medyo napapalayo ang loob ngayon, ay ikaw yon dahil wala ka ng time sa kanya or hindi ka nagbibigay ng time sa kanya and then nagpo-focus ka sa iyong career and self-development. Pero kung babaguhin mo yon at kahit paano magbibigay ka ng time dito sa taong ito, pwedeng mas magbukas pa ang marami pang opportunities dito sa relasyon or sa connection ninyo. Pwede magtuloy-tuloy at mas maging matibay ito. Could be dealing with your soulmate and a new, brand new beginning ang naghihintay sa relasyon at connection ninyo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.